No, nais ko po tayong pumunta ngayon sa Psalm 38. Naisip ko na siguro maganda mapag-usapan po natin ay patungkol sa prayer ng mga may sakit. At dito po sa Psalm 38, pinamagatan ko itong The Sick Sinner's Prayer. Ito po ay prayer ng psalmist na siya ay dumadaan ng matinding sakit at ang nararamdaman niya na ito ay disiplina ng Panginoon at kung paano siya nag-pray. At sana ito po ay parang magbigay sa atin ng wisdom kung ano nga ba dapat natin gawin. Paano tayo dapat mag-pray sa ganitong klaseng mga sitwasyon na tayo ay sabi natin na COVID tayo o di kaya may ibang sakit tayong dinadaanan. Ano sinasabi ng salita ng Panginoong Diyos? Anong gabay ang binibigay sa atin upang tayo ay makapanalangin ng tama? Bago tayo magtungo rito sa detalye nitong ating pag-aaral, tayo po ay manalangin sa Panginoon. Aming Panginoon Diyos, maraming salamat po sa panibagong araw na ito na bigay niyo na naman po sa amin. Salamat po dahil sa biyaya na binuhos ni Jesus Christ sa amin. Dahil sa Kanya, meron pong pagkakataon na kami po ay maligtas. Dahil sa Kanyang makapangyarihang intercession, kami ay maaring makalapit sa inyo bilang aming Ama at makatanggap ng mga sagot sa aming mga dalangin. Aming Panginoon, salamat po na meron pong salita ninyo na pwede naming kunan ng kalakasan, ng wisdom, may gabay sa amin upang malaman namin kung ano dapat naming gawin sa mga oras ng matinding sakuna sa aming mga buhay. Salamat po aming Panginoon na eto pong passage na ito ay dinala nyo sa aking atensyon. Sana po ito ay makatulong upang mabigyan ng encouragement at pag-asa ang mga merong dinaraan ng matinding sakit ngayon at maaring ito pang sakit na ito ay galing sa dahil sa kanila pong mga kasalanan. Kaya dalangin namin, Panginoon, na kaawaan niyo po kami. Salamat po, Lord, sa gagawin ninyo sa gabing ito. Ang banal mong spirito ang siyang kumilos dahil ito po'y dalangin namin sa pamamagitan ng inyong anak na si Jesus. Amen and amen. Actually po, no, gusto ko lang idagdag, ito pong Psalm 38 na to, ito yung family devotions namin kanina, no, ng asawa ko, yung anak ko, at amin pong binasa ito at nagbigay ng encouragement sa atin at nabanggit nga ng aking asawa na siguro magandang share ko yung mga principles na nabunot namin mula rito, no. And sa aking pag-aaral rito, ay ito pang mga bagay na nakita ko na sana nga ay magdala ng blessing para sa ating lahat. Lalo na kung merong mga nanonood ngayon sa atin na may dinadaan ng mga sakit ngayon. At talagang naghahanap kayo ng wisdom. Lord, ano bang gagawin ko ngayon dito sa aking sitwasyon? Okay. So tingnan niyo po itong si David. As I said, siya ay may sakit. Tingnan niyo yung opening niya dito sa kanyang prayer dito sa verse 1. Sabi niya rito, O Lord, rebuke me not in your anger, nor discipline me in your wrath. So makikita nyo rito na yung specific na prayer dito ni David, ay ang Panginoon Diyos ay huwag siyang disiplinahin na may halong galit. No? So yun ang kanyang prayer dito. Hindi niya sinasabi na, Lord, huwag niyo akong disiplinahin. Hindi niya sinasabi yon. Hindi niya sinasabi na, Panginoon, bakit mo ginagawa to sa akin? Hindi yun ang kanyang reklamo. Ang kanyang sinasabi dito, eh, Panginoon, sana po ay huwag niyo akong disiplinahin na may halong galit. No? Yun ang kanyang sinasabi rito, na dahil sa itsura ng kanyang dinadaanan, ng kanyang nararamdaman, eh parang yun ang dating sa kanya. Para bagang ang Panginoong Diyos, dinidisiplina nga siya, pero may halong galit. No? Yan ngayon ang kanyang concern. Siyempre natatakot siya na pagka talagang binubuhos ni Lord yung galit niya, wala nang pag-asa itong taong ito. And so, yan ngayon ang isang bagay na napakaganda rito na minsan ano, yun ang kailangan nating tingnan. Baka alam naman natin, no, minsan parang meron tayong sakit na feeling natin, parang ano lang ito, sipon lang ito, sinat lang ito, tapos kailangan ko lang magpahinga. Pero may mga tao po na yung kanilang dinadaan ng sakit, parang tingin nila, bakit parang pinaparusahan ako ng Panginoon Diyos? Parang galit ang Panginoon sa akin. No, ngayon, meron bang mga nanonood ngayon sa atin na ganyan ang inyong dinaranas, no? O inyong nararamdaman, no? may suspecha kayo na baka ito ang ginagawa ng Panginoon Diyos sa akin. Binubuhos na niya yung galit niya sa akin.
etong maganda, no, na dahil merong ganitong klaseng prayer, meron tayong pag-asa. Huwag tayong mawala ng pag-asa kahit na ganun pa man ang ating nararamdaman. Kahit na hindi na tayo makahinga, hindi na gumagalaw yung ating katawan, parang talagang nasa ICU na siguro tayo ngayon habang nakikinig kayo ngayon, nasa isang sitwasyon kayo na nakikita nyong critical ang inyong sitwasyon, eh huwag kayong matakot. Hindi ibig sabihin, tapos na kayo at wala na kayong pag-asa. The fact na sinabi dito ni David, si David ito, huwag natin kakalimutan. Ito ay hindi kaaway ng Panginoon Diyos. This is a man after God's own heart. Hindi siya perfect, nagsiya ay nagkasala. At nakita natin yun sa kasalanan niya with Bathsheba. At saka ito nga, sinasabi niya rito na may kasalanan na naman siyang nagawa. Although hindi niya sinasabi rito kung ano exactly yung kasalanan ang nagawa niya. No? Dahil sa kanyang kasalanan, ang pakiramdam niya, galit ang Panginoon sa kanya. Ito yung una, no? It is God's discipline, yung kanyang nakikita. Sabi dito, "For your arrows have sunk into me, and your hand has come down on me. There is no soundness in my flesh because of your indignation." No, kung mapapansin nyo, kung anong nakikita niya rito, bakit dumaraan siya nitong matinding affliction? Ang nakikita niya, ito ay dahil sa disiplina ng Panginoon. Yung mga pana, no, ng Panginoon, yung kanyang mga arrows, yung kamay ng Panginoon Diyos ay mabigat sa kanya, yung indignation ng Panginoon Diyos. Dahil sa tindi ng pagdurusa na kanyang dinaraanan dito sa kanyang sakit, ang pakiramdam niya, parang ang Panginoon Diyos binubuhos na yung kanyang galit sa kanya. No? And then sumunod, tinan nyo, anong pinagmulan nitong kanyang pagdurusa? Sabi niya sa verse 3 and verse 4, "It is caused by his sin." Sabi niya, "There is no health in my bones because of my sin. For my iniquities have gone over my head." Tinan nyo, talagang nire-recognize niya na ang dami niyang mga nagawang kasalanan. Lagpas-lagpas na sa kanyang ulo. "Like a heavy burden, they are too heavy for me." Hindi niya sinasabing, "Lord, I am innocent. Wala naman akong kasalanan. Ba't niyo pinapayagang itong mangyari sa akin?" Openly, tinatanggap niya na kaya nangyayari yon sa kanya ay dahil sa kanyang mga kasalanan. Ngayon, gusto kong i-clarify ito, no? Hindi po ibig sabihin na lahat ng mga sakit na dinadaanan natin ay dahil sa kasalanan. Hindi po yun ang sinasabi ko, no? Pero kailangan tanggapin natin na posible na kaya tayo may sakit eh dahil dinidisiplina tayo ng Panginoon. Pero ulitin ko, hindi po laging yun ang dahilan. Sa John chapter 9 verse 1 and verse 2, may mga tao na akala nila na yung isang lalaki eh kaya pinanganak ng bulag eh dahil sa kasalanan ng kanyang mga magulang. Tinan niyo sa John chapter 9 verses 1 and 2, "As he passed by, he saw a man blind from birth, and his disciples asked him, 'Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he was born blind?'" Ang sagot ni Jesus Christ, hindi dahil sa kasalanan ng kanyang mga magulang o dahil sa kanyang kasalanan. No, so bakit ko sinasabi ito? Kasi importante ito dahil nga ang tendency natin kuminsan eh i-connect natin yung pagdurusa o sakit na dinadaanan natin sa kasalanang nagawa natin nung nakaraan. Kaya automatic iniisip natin o iniisip ng ibang tao, siguro grabing ginawang kasalanan niya, kaya ganyan katinding pagdurusa ang kanyang dinadaanan. Hindi po lagi yon, no? Kung minsan, siguro magbigay lang ako ng ilang dahilan, bakit kung minsan ay pinapayagan ng Panginoon na tayo ay magkasakit o magdusa. Kung minsan, katulad nga nitong sa John chapter 9, ang dahilan, kaya pinayagan ng Panginoon na siya ay magkasakit, hindi dahil sa kanyang kasalanan, kundi upang mabigyan ng opportunity si Jesus Christ, pagdaan niya sa lugar na yon, mapakita niya ang kapangyarihan ng Panginoon na dumadaloy sa kanya. Kasi pagagalingin niya yung kanyang pagkabulag eh. O isa pang dahilan, bakit pinapayagan ni Lord ang sakit o ang pagdurusa? Ito ay upang ibalik tayo sa fellowship sa Panginoon. Kasi kung minsan pag puro na lang blessing, eh parang nakakalimutan natin ang Panginoon eh. Kailangan para magising tayo at bumalik tayo sa Panginoon, kailangan kumbaga disiplinahin tayo ng Panginoon, dumaan tayo ng pagdurusa. Sabi nga ng Psalm 119 verse 71, "It is good for me that I was afflicted, that I might learn your statutes." Sabi ng Psalm 119 verse 67, "Before I was afflicted, I went astray, but now I keep your word." So tingnan nyo, dahil sa disiplina, dahil sa affliction na kanyang dinaanan, eh, bumalik na tuloy siya sa Panginoon. Dati, hindi. No, nag-backslide na siya.
Dahil walang nangyari sa kanya, kala niya siguro na okay lang yon. And then ngayon na pinalo siya ng Panginoon, kumbaga, so ngayon, bumalik na siya na sumusunod sa salita ng Panginoon. Another reason na ba't pinapayagan ng Panginoon yung affliction na hindi dahil sa ating kasalanan. Ito ay dahil siguro nais ng Panginoon na tayo ay mag-grow sa ating character. Yung Christ-like character, yung character ni Jesus Christ ay makita sa atin pag tayo ay hindi nagre-reklamo, pag tayo ay patuloy na nagsasubmit pa rin sa Panginoon. Sabihin, Lord, kung ito pong will ninyo, I am willing to accept this. And then at the same time, dahil dito sa dinadaanan natin, mas nagkakaroon tayo ng sensitivity dun sa mga taong dumaraan din ng sakit o pagdurusa. Kasi kung minsan, pagka puro parang malusog tayo, malakas tayo, pag may nakikita tayong mga may sakit, wala tayong ganong klaseng sensitivity and compassion. So, gusto ni Lord mag-grow tayo sa ating character na katulad ni Jesus Christ, maging compassionate tayo. So, papayagan ng Panginoon Diyos minsan na tayo ay magkasakit, no? At mag-suffer para matuto tayo maka-identify sa dinaraanan din pagdurusa ng iba. Or posible rin ay upang turuan tayo ng Panginoon na lalo nating makilala Panginoon Diyos. Kasi pagka ikaw ay nagkasakit, ikaw ay mananalangin sa Panginoon. Pag ikaw ay nag-pray, Lord, maawa po kayo sa akin. And then pinagaling ka ng Panginoon, ano mangyari? Sabi mo, talaga palang may Diyos na buhay na dumidinig sa dalangin. So ito lang ay ang iba't ibang mga dahilan. No? Siguro idagdag ko na lang na isa. Siguro isang talagang, kumbaga, pinakamahirap na daanan pag tayo ay pinayagan ng Panginoon Diyos na magkasakit. Yung bang gusto ng Panginoon Diyos na matuto tayong i-prove natin sa Panginoon na mahal natin ng Panginoon Diyos, hindi dahil malusog tayo, hindi dahil may blessing, hindi dahil mayaman tayo. Eto yun eh. Diba? Yun yung nangyari kay Job eh. Sabi ng Jablo sa Panginoon Diyos, kaya ka lang naman mahal ng taong yan eh. Dahil puro naman blessing eh. Ang yaman niya eh. Diba? Nandyan sa kanya lahat ng gusto niya. Siya ang leader sa kanilang lugar. Ginagalang ng lahat ng mga tao. Sige, tanggalin mo lahat ng kanyang mga ari-arian. Patayin mo ang kanyang mga anak. Diba? Bigyan mo yan ng sakit. Tingnan mo, susumpain ka ng taong yan. O, tinanggal ng Panginoon Diyos lahat yun. Pero hindi siya sinumpa ni Job. And so, yun ang gusto ko sabihin. Ano? Hindi laging kaya tayo dumadaan ng mga sakit dahil sa ating kasalanan. Pero, wag nating tatanggalin ang possibility na kaya tayo may sakit, dahil nga may kasalanan tayo. Tulad nga na nangyari dito kay David. Meron siyang kasalanan, sinasabi niya. Sabi ng Psalm 38, verse 3 and verse 4, there is no health in my bones because of my sin. For my iniquities have gone over my head like a heavy burden, they are too heavy for me. Okay, now, isa pang dahilan kung bakit yung may affliction siya. Sinasabi niya, siya ay may affliction dahil dinidisiplina siya ng Panginoon. Dahil sa kanyang kasalanan, dito nang galing ito. At sabi niya rito na naapektuhan yung kanyang katawan. Naapektuhan pati kanyang pag-iisip. Yung kanyang emotions. Tinan niyo, sabi ng verses 5 up to 8. Tinan niyo, interesting ito. Yung iba dito, no, papakita dito yung epekto sa kanyang katawan, sa kanyang isipan. Tinan niyo, sabi ng verse 5, epekto sa kanyang katawan. My wounds stink and fester because of my foolishness. No, yung nangangamoy, ano siya, yung sakit niya, yung mga sugat niya siguro. Diba ganun na alam natin, ang nakikita natin, isang taong may mga sugat, nasunog yung kanyang katawan, meron siyang sakit, na pag lumapit ka sa kanya, may amoy siya. Tapos sabi niya sa verse 6, yun sa kanyang isipan, I am utterly bowed down and prostrate. All day long I go about mourning. Yun ang kanyang pakiramdam, nagluluksa siya. Hindi tulad ng iba, mas may sakit pero nakukuha pa nilang ngumiti at magpatawa. Pero ito, sabi niya, I go about mourning. Yun ang kanyang pakiramdam, para siyang namatayan, nagluluksa. Balik niya na naman sa kanyang katawan, verse 7. For my sides are filled with burning and there is no soundness in my flesh. Ang pakiramdam niya, yung gilid niya, parang nasusunog. Di ko alam, siguro may ganyang mga sakit na pakiramdam mo pagka natusok ka dito. Aray! Parang ang sakit-sakit. And then sabi ng verse 8, again sa kaisipan niya, I am feeble and crushed. I groan because of the tumult of my heart.
O minsan ganun ang maririnig na lang natin doon sa may sakit, talagang umaatungal na lang siya, no? Yung groaning. Dahil sa kanyang nararamdamang affliction, yan ba ang dinadaanan ninyo ngayon? So, yun ang sabi niya, yun ang kanyang afflictions. Balik na naman siya sa prayer. Tingnan niyo ang verse 9. Sabi niya, O Lord, all my longing is before you. My sighing is not hidden from you. Alam niyo sa tingin ko ang ginagawa ni David dito? Nire-reassure niya yung kanyang sarili. Paano niya nire-reassure yung kanyang sarili? So, sabi niya, Lord, alam niyo po lahat nitong aking dinadaanan. Alam niyo itong aking kondisyon. Alam niyo itong physical condition ko. Alam niyo itong dinadaanan ng aking damdamin. Alam niyo yung dinadaanan ko sa aking pag-iisip. And that is very comforting pag alam mo na, alam ng Panginoon Diyos kung anong dinadaanan mo. Alam mo rin na ang Diyos ay tatay natin sa langit. Siya ay compassionate. Sabi nga ng Exodus 33, the Lord has proclaimed himself to be the Lord, a God merciful and gracious, slow to anger and abounding in steadfast love and faithfulness, keeping steadfast love for generations. No, so, pag maaalala mo yung mga yon na, Lord, thank you, ganyan ka, mabait ka, at alam mo kung anong aking dinadaanan, nababawasan yung burden mo. At yun ang ginagawa niya rito. Sinasabi niya, Lord, nakikita mo po exactly kung anong aking kondisyon. Siguro kayo ngayon ay nasa loob ng ICU. Siguro kayo nasa loob ng inyong kwarto. Siguro wala kayong kasama ngayon at nanonood kayo ngayon dito. Feeling nyo, meron kayong nakakaalam ng aking dinadaanan? Meron ang Panginoon Diyos. Nakikita niya exactly kung gaano ka na nakatagal nakahiga dyan sa kama na yan. Nakikita ng Panginoon kung sino ang mga nag-aasikaso sa iyo na para malinisan mo ang iyong sarili, kailangan may maghugas ng katawan mo, kailangan may magbangon sa iyo, kailangan may magbuhat sa iyo, kailangan may magsubo sa iyo para ikaw ay makakain. Nakikita lahat ng Panginoon Diyos yun. And then, tinan nyo na naman. Binalik niya na naman sa kanyang affliction. Verses 10 to 14. Una, sabi niya, wala siyang lakas. Sabi niya, my heart throbs. My strength fails me. And the light of my eyes, it also has gone from me. Pati paningin niya, nanlalabo na. Yung liwanag ng kanyang mata, syempre, pag masaya ka, may kita sa mata, yung liwanag ngayon, wala na eh. Burdensome kasi. Wala na siyang lakas. Sabi pa niya sa verse 11, my friends and companions stand aloof from my plague and my nearest kin stand far off. Ano sinasabi niya? Hindi lang physical ang kanyang problema. May problema pa siya, socially, inabandon na siya nung mga taong pinakamalapit sa kanya. Ito, nearest kin, mga kamag-anak niya, nanay niya, tatay niya. Ang kanilang pakiramdam, parang gusto nilang lumayo at yung iba talagang lumayo na. And then in addition to that, hinahunting pa siya ng kanyang mga kaaway. Sabi ng verse 12, those who seek my life lay their snares. Those who seek my hurt speak of ruin and meditate treachery all day long. Meron pa siyang mga kaaway. Meron pang mga nag-iisip ng masama sa kanya. Inaabangan siya, nagseset ng mga trap para sa kanya. Tapos, ito pa, verse 13 and 14, wala siyang kadepensa. Sabi niya, but I am like a deaf man, I do not hear, like a mute man who does not open his mouth. I have become like a man who does not hear, in whose mouth are no rebukes. Ang ibig sabihin niya nito iba dahil sa dami ng kanyang problema, may mga tao pang galit sa kanya, wala na, hindi na, parang nabingi na siya. Hindi na siya makapagsagot, hindi na niya madepensa ang kanyang sarili. Hindi na siya makapagsalita. Kasi una, feeling niya, may kasalanan din naman ako. Pakiramdam niya, ang kamay ng Panginoon Diyos is against me. Ano pa masasabi niya? Kaya para sa kanya, Lord, pinapaubaya ako na lang sa inyong aking buhay. Kaya yun ang makikita natin sa kanyang third prayer. Tingnan niyo verse 15. But for you, O Lord, do I wait. It is you, O Lord, my God, who will answer. Hindi ko na masasagot itong aking mga kaaway. Wala na akong masabi. Tahimik ako, tameme ako. Hindi ako makahirit. Pero Panginoon, ikaw ang sasagot. Ikaw ang kikilos. Lord, ikaw ang aking hinihintay. Alam niyo, iyan ang isa sa mga pinakamahirap gawin. Maghintay.
Lalo na, pag taon na ang pinag-uusapan, parang wala na tayong pag-asa, sinabihan na tayo ng doktor, mamamatay na tayo, sinabihan na tayo ng doktor na, wala, hindi nagagaling yan, talagang ganyan na lamang ang sitwasyon. Ang hirap ng maghintay. Pero alam nyo, posible pa rin, na kumilos ang Panginoon Diyos, magmilagro pa rin siya, or hindi man niya tanggalin ang ating sakit, pwede niya tayong bigyan ng kapayapaan sa ating mga puso na mararamdaman natin ang katahimikan, mararamdaman natin ang presensya ng Panginoon, mararamdaman natin na malapit ang Panginoon Diyos sa atin, mabubuksan ang ating mga mata, makikita natin na pinalilibutan tayo ng Panginoon Diyos ng mga taong daluyan ng kanyang pag-ibig at comfort. Dati siguro, may sakit ka na, pati mga tao nag-aalaga sa iyo, hindi mo napapansin. Puro ka reklamo, puro kabigatan ng iyong puso. Pero ngayon may kita mo, Lord, salamat po. May mga taong nag-aasikaso sa akin. May mga taong nag-aalaga sa akin. May mga taong nagpapasensya. May mga taong nagsasakripisyo para sa akin. At maaring yon ay magpuno ng iyong puso ng papuri at pasasalamat sa Panginoon. Sabi mo, Lord, ang bait mo talaga. Tapos lalo na, pagka ikaw ay ligtas pa at alam mo, Lord, parang gusto ko nang pumunta ng langit. Parang ready na akong humarap sa inyo. Yun ang lalong maganda. At kaya, hintayin ninyo ang Panginoon. Hintayin ninyo ang kanyang aliw. Hintayin ninyo ang kanyang comfort. Hintayin ninyo ang kanyang milagro. Who knows? Baka magmilagro ang Panginoon. Pagalingin niya kayo. Now, tuloy natin. Tingnan nyo, anong mga kadahilanan bakit siya ay naniniwala na kikilos ang Panginoon? Anong ginagamit niyang mga bagay para palakasin ang kanyang pananampalataya? Una, itong unang rason, siya ay umaasa na ang Panginoon ay sasagot. Una, dahil ang kanyang mga kaaway ay nagmamalaki. His enemies were gloating. Sabi ng verse 16, "For I said, only let them not rejoice over me who boasts against me when my foot slips." Ano ibig sabihin nito? Yung mga kaaway niya. Yung mga kaaway niya, tinatawanan siya, nagmamalaki, buti nga sa'yo. Kaya itong sinasabi niya, Lord, pagalingin niyo ako. Kasi itong mga kaaway ko, ganun ang ginagawa eh. Ano mangyari? Baka isipin nila, walang Diyos. Baka isipin nila, tama sila. Kaya sabi ni David, Lord, pagalingin niyo po ako para hindi nila gawin ito. Tingnan niyo, ikalawang rason niya. He hopes that God will answer because he is about to die. Malapit siyang mamatay yung kanyang pakiramdam. For I am ready to fall and my pain is ever before me. Ang pakiramdam niya, sustained ang kanyang pain. Tapos malapit na siyang mamatay. Ito problema. E pagka naghintay pa ang Panginoon, pag hindi pa siya kumilos, it will be too late for God to move. Yun ang kanyang nasa isipan. Kaya para sa kanya, Lord, kumilos ka na ngayon. Ano pa? Itong ikatlong dahilan kung bakit umaasa siya na sasagutin siya ng Panginoon. Dahil talagang repentant siya. Tingnan niyo sabi ng verse 18. I confess my iniquity. I am sorry for my sin. Anong gagawin natin? Sabi rito, he confessed his sin. Sabi niya, I am sorry for my sin. Sabi ng James chapter 5, 14 to 16, is anyone among you sick? Let him call for the elders of the church and let him pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. And the prayer of faith will save the one who is sick and the Lord will raise him up. Tapos tinan niyang dagdag dito. And if he has committed sins, he will be forgiven. Therefore, confess your sins to one another and pray for one another that you may be healed. Para ang pinapakita rito sa James, kahit yung sakit dito, posible, may connection sa kasalanan. Ikumpisal ninyo ang kasalanan ninyo sa iba. Sa mga leader, sa mga elders na pumunta dito, o pag nagkasala ka sa taong ito, sabi mo, Brad, sis, patawarin mo ako. Ako ay nagkasala sa inyo. And then you pray for one another, and then healing will come. So again, no, ito ang pag-asa nitong samis. Sabi niya, kinumpisal ko na ang kasalanan ko sa Panginoon. Kaya ako umaasa, didinggin ako ng Panginoon Diyos. And then, isa pa, ang ikaapat na rason, ba't siya umaasa na siya ay didinggin ng Panginoon? Dahil ang kanyang mga kaaway, no? Grabe, lalong lumalakas ang pag-atake sa kanya at wala pang dahilan.
Hindi pa justifiable yung kanilang dahilan ng pag-atake sa kanya. Tinyo sabi niya sa verse 19 and 20. But my foes are vigorous, they are mighty, and many are those who hate me wrongfully. Those who render me evil for good accuse me because I follow after good. No, ito na nga, may sakit na nga siya. Inaatake pa siya ng kanyang mga kaaway sa walang tamang dahilan. Kaya ito ngayon ang ginagamit ng psalmist. No, sinasabi niya, itong mga to, Lord, ako ay umaasa na pagagalingin niyo ako dahil sa mga kadahilanang ito. Okay, so ito ang kanyang pag-asa. Of course, tayo, when we come to the New Testament, ang tunay na pag-asa natin is because of Jesus Christ, His mercy, His grace. No, pero dito makikita natin, ang psalmist, meron siyang mga specific na ginagamit. Of course, di niya naman kilala si Jesus Christ. Sa atin, yun ang ating pag-asa. Pagdating natin sa New Testament, pwede nating masabi, Lord, I confess my sin. Inaamin ko, ako po ay makasalanan. Hindi ako nagmamalaki. Dapat lang sa akin ito. Pero Lord, please maawa po kayo sa akin because of what Jesus Christ has done for me. Kapitan natin ang Panginoong Jesus. Now, tingnan niyo yung kanyang concluding prayer. Sa verse 21 and 22, Do not forsake me, O Lord. O my God, be not far from me. Make haste to help me, O Lord, my salvation. Tinan niyo yung tatlong description niya sa Panginoon. Sabi, O Lord ang una. Pansin niyo yung unang Lord, puro capital letters. Yan ang pangalan mismo ng Panginoon, Yahweh. Tapos sunod sabi niya, My God. Para bagang pinapakita niya dito na meron siyang relasyon sa Panginoon. Sabi niya, O Lord, etong Lord na dito, Master na ang ibig sabihin nito, kayo po ang aking Savior. Again, kung pupunta tayo sa New Testament, sino ba ito? Sino ba itong ating Lord na ating Savior? Pwede nating sabihin si God the Father, tama din po yun, pero specifically, si Jesus Christ. Ito ang kanyang concluding prayer. Ito ang kanyang sinasabi, Lord, sa inyo ako kumakapit. Wala na pong iba. Itong pinaka-prayer niya. Itong pinaka-pag-asa niya. Hindi yung dahil mabait siya, hindi yung dahil sa nagkumpisal siya, kundi dahil sa Panginoon Diyos, dahil may relasyon siya sa Panginoon. Huwag po kayong mawawala ng pag-asa. Patuloy pa rin kayong lumapit sa Panginoon. Hingiin ang kanyang awa. Kumapit po kayo kay Jesus Christ na namatay para sa ating mga kasalanan at hindi lang yun, siya rin ang ating dakilang manggagamot. And then pray, Lord, please have mercy upon me. Kung hindi tayo pagagalingin ng Panginoon, just continue to come to God. At sabi ko nga kanina sa atin, pwedeng ang sagot ng Panginoon Diyos, hindi man physical healing, pwede niya tayong bigyan ng peace that surpasses all understanding. Pwede niya tayong bigyan ng joy na hindi kayang nakawin ng mundong ito. Pwedeng buksan ng Panginoon Diyos ang ating mga mata na dati, puro kapaitan lang ang nakikita natin, puro negative lang ang nakikita natin. Ngayon makikita na natin, Lord, gumagalaw pala kayo. Ang dami niyo palang pinadala sa akin ng mga kaibigan. Ang dami palang nagmamahal sa akin. Ang dami palang tumutulong sa akin. Ngayon, ma-appreciate mo na sila. At magpapasalamat ka sa Panginoon. Lord, thank you. Ang dami mo palang pinadalang mga tao upang iparamdam sa akin na talagang mahal mo ako. Kaya mga kaibigan, patuloy pong lumapit tayo sa Panginoon. Kung wala pa kayo kay Jesus Christ, kung hindi niyo pa tinanggap si Jesus Christ na nagbayad para sa inyong mga kasalanan, hindi niyo pwedeng sabihin, siguro sinusubok lang ako ng Panginoon. Siguro testing lang ito ng Panginoon Diyos sa akin. Siguro pwede ko rin gawin itong Psalm 38. Actually, hindi niyo pwedeng gawin ito. Dahil sabi ng Bible sa Romans chapter 1 verse 18, For the wrath of God is revealed from heaven against the ungodliness and unrighteousness of men who suppress the truth in unrighteousness. Galit lang talaga ng Panginoon ang binubuhos niya sa inyo kung wala si Jesus Christ sa inyong puso. Patikim pa lamang yan ng impyerno. At ang tanging pag-asa niyo lang upang masabi nyo na siya ay ang inyong Diyos, siya ay inyong tatay, siya ay inyong Savior, eh kung tatanggapin ninyo si Jesus Christ sa inyong puso bilang Panginoon at inyong tagapagligtas. Inulit ko po, para sa mga mananampalataya ngayon who are going through severe sickness, meron pong pag-asa.
mahal po kayo ng Panginoon. Hindi niya binubuhos ito dahil galit na ang Panginoon Diyos sa inyo na wala na kayong pagkakataong ma-reconcile sa Kanya. Hindi po, dinidisiplina lang kayo ng Panginoon at gusto ng Panginoon Diyos kayo'y bumalik sa Kanya, ikumpisa lang inyong mga kasalanan, kumapit sa Kanya at manampalataya sa Kanya. And in His time, dadalhin niya ang blessing na sa Kanyang tingin ay pinakamabuti para sa inyo. Kung sakali man na oras na ninyo na kayo ay kunin ng Panginoon, of course, wala na tayong magagawa. Pero dun na ninyo matitikman ang pinaka-ultimate healing. Bakit? Kasi pagdating niyo sa langit, wala ng pain. Wala ng sorrow. Wala ng mourning. Wala ng grief. Wala na lahat ng ito. Tatanggalin na ng Panginoon Diyos lahat ng luha natin dahil makikita na natin ang Panginoon Diyos and we will be with Him and we will experience fullness of joy in the presence of the Lord. And then one day, pagdating ng araw ng resurrection, babalik na ng Panginoon Diyos ang ating nabulok at naging abo na katawan at bubuhayin niya uli at pag-iisahin together with our soul and we will be with the Lord forever. Kaya para sa mga mananampalataya, actually walang talo. Lahat ay merong pag-asa at merong katapusan na magbibigay kapurihan sa ating Panginoon. So muli po, sana ito ay magbigay ng encouragement sa atin. Ulitin ko, if you are going through severe sickness or illness or suffering, do not lose hope. Lumapit kayo sa Panginoon at gamitin ninyo ang Psalm 38. Basahin niyo sa Kanya, ilagay niyo sa inyong puso, let that be your prayer to God and begin to see kung paano kikilos ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa inyo pong salita. O Lord, ipakita niyo po sa inyong mga anak na itong mga salita ninyo ay hindi lamang letra na nakaprint sa pages ng aming mga Bible. Ito po ay inyong revelation sa amin na kayo ay nakakaalam ng lahat ng aming dinadaanan, kayo ay concerned, kayo ay nagmamahal, kayo po ay kumikilos. Panginoon, meron pong mga nanonood ngayon dito na merong sakit, matinding sakit at maaring taon na ang binibilang sa kanilang pagdurusa. Lord, sagutin niyo po ang kanilang mga prayers. Either pagalingin niyo po sila miraculously, gamitin niyo ang hospitals, gamitin niyo ang gamot, gamitin niyo ang doktor para gumaling sila, or kung hindi niyo po sila pagagalingin physically, Lord, bigyan niyo po sila ng joy and peace that surpasses all understanding. Buksan niyo ang kanilang mga mata upang makita nila kung paano kayo kumikilos sa kanilang buhay para iparamdam sa kanila ang inyong concern, ang inyong love, ang inyong pong compassion and care. Salamat po, Panginoon. Lord, I pray, sana po ay encourage ninyo at i-comfort ninyo ang inyong pong mga anak. And Lord, pinagpe-pray po namin yung mga taong wala pa sa kanilang puso si Jesus Christ. Maaring sila rin ay may mga dinadaanan ngayon at maaring may sakit po sila. Lord, kumilos po kayo. Ipakita niyong ito ay reminder sa kanila na kailangan nilang si Jesus Christ sa kanilang buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Lord, maawa po kayo sila dahil ito'y patikim pa lamang ng talagang pagdurusang walang katapusan na dadaanan nila pag sila'y napunta na impyerno. Sana, Lord, habang may panahon pa sila, tulungan niyo po, bigyan niyo sila ng gift of repentance and gift of faith para sila'y makatalikod sa kasalanan at manampalataya kay Jesu Kristo. Salamat po, O Diyos. Ito pong dalangin namin through Jesus, our blessed Savior. Amen. And amen.